No more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I Yo, what's up guys? Ito yung itutuwing namin na rig, no? Vaporio 5. So, ngayon na may nag-landing na chopper para sa crew change nila. Tapos, pagkatapos nito, after that, mag-i-hibap na sila ng remaining na anchor. Bali, isang anchor pa lang na akyat nila kanina. May tatlo pa. So, continuous pa ngayon yung pangalawa. Pagka depart itong chopper, saka sila mag-umpisa yung pang-tatlo at pang-apat. Siguro mga around 4 p.m. saka na kami makaka-alis dito sa location na to. So, ngayon, short tow muna tayo kasi medyo ano pa, hindi pa tayo naka-clear, hindi pa clearance. So mamaya pag nag-clear na, saka tayo mag-tee out. So ayan, naantay pa natin yung chopper. Nakalanding pa sa helidik. Alright. Yun. Ano masabi mo, Jer? Jer? Ha? Nagantay lang? Nagantay lang kami ng amiso sa ring. Tapos? Ma-clear na sila, once ma-clear na sila. Alis tayo? Alis na kami, papunta tayo ng Labuan. So, papunta tayong Labuan. Eh, siguro yung clearance pa rin nila sa Aquario 5. Papunta ng Labuan. So, yun na guys, yung chopper ay nandyan pa, no? Sa Ilidik. At tabayan na natin na umalis bago antayin natin na ma-pick up yung angkla nila. So, bali, madali lang yan. Pagka, limbawa, na nakalis na yung yung chopper, ma-pick up na yung pangalawang angkla, no? Tapos, susunod yung pang-tatlo hanggang sa yung last, yung pang-apat. Bali, pure anchor lang ang ibaba nila kasi bali, ito ay nasa parang nag-akurahay lang to kasi tapos na yung operation nito. So sa ngayon nag-drop anchor lang sila ng apat na angkla para hindi lang sila mag-dragging. So dito lang namin sila kinuha at malapit lang din dito yung location nung pinag-drillingan itong rig na to. So para sa ngayon na antay-antay lang tayo na mag-clear tong chopper na to, no? Kasi sigurado yung chopper na yan may kasama na rin clearance yan, yung mga authority siguro sumampa dyan at kasama na rin yung road chains. So pagka halimbawa na-clear na yan at na-pick up na yung angkla, saka na kami magde-depart dito. Ayan yung isang barko, oh, yung isang tagbot na bumibira ng angkla, yung angkor nila. Yun. Ayan. So yun. Titingnan lang natin yung chopper. Yun. Alright. Yo guys, so ito rin yung rig guys na thank you.
dito guys, malapit na matapos yung anchor handling, no? So yung barko na yan, yan yung nagpipick up ng angkla nila. Bali naka-layout yan, ang haba. Mga 1,000 meters yan. Mula dito sa rig, papunta doon. Naka-layout yung angkla nila. Bali apat na anchor ang nilayout yan. So kung makikita nyo, tumatagalit na yung rig. Kumbaga nagparalel na siya sa amin. Kasi tumatakbo na yan, umiikot na yan. Wala na yung kapit, gawa na na-pick up na ng isang barko na yan yung angkla nila at babalik na sa kanila. So pag naibalik na yung anchor na yan na dala-dala nitong barko, naibalik na dito sa rig na yan, didisconnect na nila yan. So bali ang natitirang anchor na lang ng rig na yan, iisa na lang. So yung natitirang anchor niyan, yung doon sa kabila. So pagkatapos niyan, pag nabitawan na niya yung anchor, na ibalik niya sa rig, pupunta yan doon sa kabila ng rig, doon sa stern, starboard stern ng rig. Pipick upin na yung pinakalas na anchor. At pag naibalik na yung pinakalas na anchor doon sa rig, saka na yan na hahatakin na namin. Ayan, tatakbo na kami. Bibirehin na namin yan. So ayan, nakakunik na yung aming minto wing. Ayan, yung minto wing namin nakakunik na yan doon. So mamaya... Ito rin yung rig guys na